Ate, pabalik po tayo sa Easy Lang Yan, mga kasambahay. Nakuha nyo na ba ang mga dyaryo ninyong nagamit na? Yan po ang pagtutunan natin ng pasyent ngayong hapon na ito. At ang unang-una po natin pwedeng gawin sa inyong mga dyaryo, alam nyo ba, ito pala ay pwedeng maging paper bag. O, di ba, lalong-lalo na doon po sa atin na mahilig mamili o mamalengke. Di ba, kahit saan naman ngayon, inaalis na po nila yung plastic. Ang kalamit ng ginagamit na po natin ay mga paper na mga bags. Pero alam niyo ba na pwede kang gumawa ng inyong homemade na paper bag gamit lamang inyong mga sarili-sariling pinaglumaang dyaryo. May handle pa ito, kaya panoorin niyo pong maigi. Paper bag mula sa dyaryo. Easy lang to. Para sa paggawa ng newspaper bilang isang paper bag, ang ating kakailanganin ay mga lumang newspapers, stapler, tali na magsisilbing hawakan ng paper bag, at dalawang piraso ng karton na may butas. Unang dapat gawin ay i-stapler ang gilid ng newspaper. Mag-fold ng tig 2 inches sa magkabilang gilid, saka baliktarin ang fold upang mapunta sa loob na bahagi ang tiklop. Sunod na dapat gawin ay i-stapler ang bottom part, saka ito tiklopin muli at ibuka ito upang mabuo ang ating paper bag. Ngayon ay maaari nang ikabit ang hawakan. Lagyan ito ng makapal na karton upang hindi agad masira ang paper bag sakaling medyo mabigat ang ilalagay dito. Itali ng maigi ang hawakan at mayroon ka ng paper bag made of newspaper. Okay, so marami kayo natutunan dyan sa ginawa natin na paper bag na yan, galing sa newspaper. Ngayon naman po, newspaper pa rin, pero ang gagawin po natin sa newspaper natin, gagawin natin itong basket. Newspaper na pwedeng maging basket, pwede po itong lagyanan ng kung ano-ano, halimbawa na mga babasahin, mga magazines, o kaya kung ano-ano pwede ninyong ilagay sa loob, medyo maliit na organizer type, pwede po ito. Pero gawa lang sa newspaper, kaya eto na, panoorin niyo po paano paggawa ng newspaper basket. Para sa newspaper basket, kumuha ng maraming used newspaper at gumawa ng mga tigi-isang inch na strips mula dito. Mas maiging gumamit ng ilang tiklop na strips upang maging mas matibay ang ating gagawing basket. Ihilera ang mga strips upang masukat kung gaano kalaki ang basket na inyong gagawin. I-stapler ang isang dulo upang hindi mawala sa forma ang inyong basket. Ngayon ay ipasok alternately ang iba pang mga strips hanggang sa mabuo ng base ang ating basket. I-fold ang mga gilid patayo upang mabuo naman ang gilid ng box. I-stapler muna ang unang strip upang hindi ito kumalas, saka ituloy ang pagkakabit ng mga strips hanggang sa mabuo ang mga gilid nito. Lagyan ng strip ang dulo ng box at i-stapler ito upang maitago ang mga dugtungan at malinis itong tingnan. At maaari mo na itong gamitin lalagyan ng iyong mga gamit bilang organizer. Okay, mga kasambahay, dito naman po tayo pupunta sa kusina ng ating mga tahanan, at ang pagtutunan natin ng pansin ay ang mga gamit natin sa kusina. Usually po, may mga nanay tayo dyan na nanonood na kanila pong anak ay pinagbabauna nila ng pagkain, di po ba? Usually nilalagay po natin sa mga ganitong lalagyan, halimbawa sa plastic, pero pag minsan, pag amoy nyo sa inyong plastic, kahit nahugasan nyo na ito, minsan amoy ulam. Amoy adobo yung ulam namin kahapon. Eto naman, aamoyin din natin, tingnan natin ha. Amoy plastic naman. Kung misa po, hindi natin alam kung anong pwedeng solusyon pagka ganyan na may mga unpleasant odors ang ating mga lalagyan para sa ating mga anak. Ngayon po, meron kaming paraan na ituturo sa inyo, dahil alam nyo po ba na dyaryo lamang po ang pwedeng yung solusyon dyan. Sa dyaryo lang po pwedeng maalis ang amoy ng mga yan, dahil po ang dyaryo ay pwedeng maging deodorizer. Kung paano gagawin ninyo para maalis ang mga amoy na yan, panoorin nyo to. Maglamukos ng ilang used newspaper at ilagay ito sa loob ng inyong mga plastic containers. Takpan ito at iwan magdamag upang maabsorb ng crumpled newspaper ang amoy ng ulam o sabon na naiwan dito.
Mga misis, naranasan nyo na po ba na pagkamisan, biglang habang sa kalagitnaan ng inyong pagluluto, ay maubos na kayo ng gas, o diba? Yung inyong stove mawawala ng gas, o kaya dilipat kayo niyan sa uling. Kaso mo, wala kayong mabilihan at makitang uling sa sari-sari store. Alam nyo po ba na ang inyo palang mga used newspapers o mga lumang dyaryo ay pwedeng magsilbing panggatong? Yes! Pero this time po, gagawa tayo na isang panggatong gamit ang newspaper. Tatawagin natin itong newspaper lag na mas matagal ang apoy na may bibigay sa inyo. Makakapagluto pa kayo. O kaya kung kayo magka-camping, naku, ito'y isang madaling paraan para kayo makapagluto sa wilderness o sa kalagitnaan na kung saan man walang available na apoy. Narito po ang madaling paraan ng paggawa ng newspaper lag. Unang dapat gawin ay i-shred ang newspaper sa maliliit na piraso. Ibabat ito gamit ang hot water at kakaunting detergent. Gumamit ng thick brush upang mas mabilis ma-break ang fibers ng newspaper. Sa pamamagitan ng pagbababad dito, mas madaling maaalis ang mga carbon print sa ating mga lumang newspapers. Pagkatapos ay salain ito upang maalis ang excess water. I-press ito at patuyuin ng husto. Mapapansing mas madali itong sindihan at mas tumatagal ang apoy kumpara sa ordinaryong papel lamang. O ayan mga kasambahay, nawa ay gawin niyo po yan para po hindi na magkaroon ng amoy ang inyong mga Tupperware at mga plastic containers. And speaking of amoy pa rin po mga kasambahay, pagtutunan pa rin natin ng pansin ang silbi ng mga dyaryo as deodorizer, gagamitin po natin siya sa ating mga sapatos. Usually po kasi, di ba, pagka po tayo ay minsan ay pasmado, magsosot tayo ng sapatos, pagkahubad natin dyan, sorry sa mga kumakain, ay medyo po smelly ang mga sapatos na yan. Nagkakaroon po ng mga unpleasant odors. Alam niyo po ba, mga kasambahay, na may silbi at may paraan pang magagawa ang dyaryo sa mga unsmelly o hindi po mga magagandang amoy na meron ang ating mga sapatos. Narito po ang pwede nyo gawin sa mga dyaryo bilang panlaban sa amoy sa inyong mga sapatos. Ugaliing maglagay ng mga used newspaper malapit sa inyong mga shoe rack. Sa pamamagitan nito, maaari nyo agad malagyan ng crumpled newspaper ang inyong mga sapatos right after na ninyo itong hubarin. Ina-absorb kasi ng newspaper ang moist ng inyong sapatos, kaya maiiwasan ang pagkakaroon nito ng masama at di kaaya-ayang amoy.